guys. Malamig na umaga. Plus 6 lang. Nagbabadya na ang ano. Ang winter sabi next week daw baka magano na. Mag minus. So pag na ganun malamang may snow na yan by next week. Yan. Kasama ko si Jermaine. Naantok pa. Ginising ko eh. Tinernohan pa ako. Pareho kaming all black. Pati pantalo. Para tuloy kami sasayaw. Kasi matang nakita niya ako naka-black pa kanina. Bakit? Sasayaw ba tayo? Tara, layas muna tayo makapag-grocery. Superstore na kami. Ang hingay ng cart namin. Napakaraming natitinda ng pumpkin. Sa tsalo, merong kulay white eh, no? Magka-carb ka ba? Ano, nagagawa ka ba? Pang Halloween? Kaya matagal pa naman eh. Ano pa naman eh. Ay, dami. $3.97 isa. Lagyan natin sa harap ng pinto para yung mga bata pag mag-trick or treat. Yan, dito na muna kami sa mga ano. Mga body wash. Saka tayo punta sa mga gulay. Nagana na kasi ko eh na ganyan isa. Nagana na kasi ko. Unti-unti na. Baka ito na yung last na grocery ko. Next time sila na. Sila na ang gagawa ng grocery. Gagawa na ako ng list. Ito talaga si Jermaine. Kamisado naman niya yung mga kinukuha ko rin na brand. Sabi ko dapat pala sila na pinag-grocery ko ngayon. Kaya lang gusto ko muna kasing i-make sure na halos kompleto. Lalo yung mga panimpla. Kasi minsan din nakabisado ko saan yan eh. At least good for ano? 2 weeks. Okay, sa gulay. Ito tayong kamatis. Kuha na kamatis. Mga 5 piraso lang. Parang di masira. So, kung kailangan ko ng pechay. $0.79 per pound. Sunflower. Yan. Pala yung mga nakakuha namin. Bibili ko na mangga. Kasi every time na meron kami ano sa Sunday eh. Konting sipping gathering bago ng operation, parang advance birthday celebration, pero konti lang naman kami kasi may mga hindi rin mga kapunta. So bibili ko ng mango para kay Maple, yung nakita niya yung fur baby ng friend namin last time, kasi paborito niya yan. Every time binibigyan ko siya ng mangga. Ito lately mga nakilang punta na sila, hindi ako nakakabili, lagi siyang nakatingin sa akin eh, tasunod na sunod. Ayan Maple, bibili na kita. May mga mixed peppers na rin siya, mas mura to eh kesa bibili ka ng tingi-tingi. Kaya lang minsan eto naman yung gaya ng mga red, mas mura siya pero kailangan mo piliin ang gusto, kasi pag hindi merong mga naliligo na may bulok. Kaya minsan pag nakita ko medyo yung ganyan, ang dami niyang moist na na-accumulate. Ayan ah, nasasayang lang. Kaya minsan kinukuha ko na lang din yung ganito per peraso. Chili.
Tsaka pork and beans. Alfredo. Ah, para pag niluto, ano na? Pork and beans. Pork and beans. Yung sa ano? Hey, Gerald. Pasta. Kasi magpasta. Ah, paska. Kasi magpasta. Medyo mahirap magano ngayon. Hindi ni Alfredo yung pang pesto. Hirap mamili kasi hindi ko alam kung ano yung mga pwede ko pang stock up. Para hindi na sila mamimili. Ayoko naman nung masisira lang. Kaya lulutuin yun, ha? Bakit nilutuin? Ano? Yung mga pangulam. Although may nanon ako eh. Pag ano, pakita ko sa inyo. Tapos ba yung Monday, wala naman pasok ng Monday, Tuesday. Sa Sardinas ako. Sardinas lang daw siya. Eh, paano ako? Laking blank meat. Sardinas yung papakayang sa akin? Itlog. Tsaka hotdog. Bahala na. Kailangan pala may menu rin akong ano eh, para sulat. Kaya lang, problema paan lulutuin. Sabi nga ni Javi, huwag mong i-stress na yung sarili mo sa kaisip ng luluto eh. Sabi nga niya, huwag ka na mag-grocery ngayon. Ba't mag-grocery ka pa? Sabi ko, mainam na yung may laman yung fridge. Para kahit papano, hindi na sila mag-worry na mamimili sila or what. At least pagbukas na ng rep, bahala na kung sino lutuin, meron maluluto. Meron na rin naman mga lutong ulam ako na i-ready. Ilan-ilan. At tayo, itlog. 9.79 yung isang tray. So, okay si Jonas na naman ng itlog. Malamang bawon ni Kuya mo sa trabaho, itlog. Tapos bumili ko ng ano, ng ham. Panghanda rin namin sa Thanksgiving. Kasi may pierogis kami, di ba? Dami naming pierogis. Doon sa Costco. So, ilaglag namin sa handa yun. Tayo na. Creamer. Hazelnut. Kuha tayo ng yogurt, anak. Yogurt. Sarap na flavor. Mayan sila all strawberry lang. Laki niyan. Mango. May nabibili ito. Hindi nga nga kumakain ng ano yun. May mix na siya. Yung may parang green. Ha? Wala naman ito eh. Ay, may fiber ba yun? Meron naman yung walang fiber eh. Ayun oh. Nakaroon nga, puro berries lang yung binili ko eh. Ayun oh, 264 lang isa. 264 isa. Pang ano-ano din yan kasi. Pang snack ni, dagdag sa snack ni daddy mo. Hindi kami makadecide, diba, kung anong kukunin namin. Last time kasi may nakuha ko, mayroong strawberry banana. Sige, ano nga? Ayan na. Kumuha na lang ako mantika, kape. Let's go. Puno na ang cart ni Jermaine. May mantika, may bigas na rin kami stock. May mga ilang dilata na rin kami binili just in case na hindi na sila makapagluto. Dila-dilata muna. Doon na lang kami sa mga... Ano na? Ano ang paboritong dilata? San Marino tuna. Tama! At saka ano yan yung sardinas na may tausi. With black beans. Paborito niya yun.
Let's go. Yan guys, bahay na kami. Anong oras na? Mag-aalauna na. Yan, hindi ko na i-haul kasi. Ayan si Jermaine, bumili siya kahapon ng ano, sa marketplace ng drawing tablet. Ganda ba? Halos mukhang bago pa eh, pero tagal na. Anong year lumabas pa yun? 2018, pero ito yung second generation. 2018 pa daw. Ayan, mahilig siya sa ganyan sa drawing. Actually, sa school gusto niya mag-graphic design. Graphic design. Ayan. Kami na bumili na kamatika, yung malaki. Hindi ko na i-hold to. Tinapay. Ayan, mga gulay. Body wash. Ayan, pang pancit canton. Ayan, gagawa ko ng fried noodles ulit. Kaya bumili ko ng fresh na noodles. Arena. Habang nag-grocery kami, tinuturuan ko na si Jermaine mga pwede nilang gawin sa ano. Kaya ba? Sabi ko dapat sila nilang pinamili ko eh, para alam na eh. May check. Pero at least to, good na to for ano, siguro 3 weeks. Tipid naman sigurado yung mga yung kakasa pagkain eh. Pagkaya sila ang magluluto. So ayun. Diet. Sabi magtitimbang daw sila bago yung ano, yung sa surgery. Tapos after nun, titimbang uli sila kung nangayayat sila or what. So kasalanan ko pala. Ganon? Grabe naman. Malamang pare-para tayo ma-diet. Which is good. Ayan, si Jermaine. Yan ang kanya. Cartoon. Kanyang dinadrawing. Gawa ka ng merch mo. Yan ang logo. Ikaw ata yan eh. Ito yung mahigaw. Parang ako nahigaw eh. Yan. Yan ang parang emoji na... Alin? Yung mga cute na ano. Chibi. Pero ko lang gumawa nito, may pattern ka. Ay, ko lang gumawa. Tingnan nga natin. Anong finish yan. Kasama to, dyan. Yan ang kanyang. Ito yung nabili namin sa ano eh. Sa Pinas nung umuwi kami yan. Ang kanyang setup. At habang kumakain ng root beer na cotton candy. Sarap? Ano mapapayad na? Dadawin yung mahanay ko. Yan guys, nakauwi na siya hapon na. Grabe siya, mukha lang mutak ng buhay. Antok na? Antok na ako. Nag-drive ako. Antok na ako eh. Dapat kasi 2:15 pa lang labas na siya eh. Ano na, 3:30 na. Alas 4 dapat tulog na ako niyan. Tulog! Dadamay naman niya ako tulog. Pag dayon po na, dinadamay niya ako sa tulog eh. Wala tuloy ako nagagawa minsan. Nangyari, ayoko. Mayroon, naghihilik na eh. Tut mo, parang siya lalo ka na. Ay, naka. Huwag kang magpanggap. Kagi sabihin niya, tutulog ako. Ay, hindi ako nakatulog eh. Kunti-kunti lang eh. Pag tinanong mo yung dalawang bata eh. Tagal ba tugsan? Tagal po. Kagabi na ano ako eh. Ha? Nagising ako mga 2:28 yata eh. 2:30. Hindi, tsaka yung ano, hindi ka mapakali eh. Sakit talaga ng ulo ko kahit nga ng maga. Hindi ako nakatulog ng maayos eh. May mask yung likod niya eh. Na-idlip lang din ako kayo ng umaga pag alis niya. Sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Parang yung paghiniga mo dati, itong side na kabila, ang gilid. Okay lang. Ngayon, umabot na hanggang dito. Kaya pag nadadaganan siya ng unan, ang sakit. Kala mo yung sugat na diniinan. Ganun yung sakit niya. Sa akin, sumasakit din yung ulo ko eh. Pag nasa trabaho. Kaya magtrabaho. Yung mga kasama ko, sakit na ulo eh. Lahat sakit sa ulo?
lahat ng panggugulang gagawin eh. Yung babagalan, binabagalan. Kapag matatanda na yung kasama mo, pag binabagalan ka ng ina, kung hindi ko pa in-offer na magbablas ako. Hindi matatapos. Dumating late na yung tubo eh. Yun nga yung mahirap sa amin eh. Dumating late na. Tapos, sabi ni, eh wala si Bo, nandun doon sa kabila. Si Melvin lang. Eh sabi ko, eh James, hindi matatapos yan. Baka alas stress na, dito pa kami, hindi pa tapos magblas. Tinulungan ko na. Tapos nung natapos, ako parang pala pag may build na ura. Kung hindi, hanggang anong oras pala kayo matatapos ngayon? Oh, alam, alas 4 na 5 yun. Nabigay mo pala sa anak ni Bo yung ano? Oo, tuwan-tuwa. Kasya daw ba? Medyo malaki daw. Tatawa na uso naman sa mga bata yung malalun, di ba? Sabi ko, ayos lang. Lalo sa Pasko. Binigay ko kasi yung sweater niya na lumiit eh. At saka hindi ano kasi yun eh, yung Christmas something. Sun o panat cracker. Sakto. Cute kasi yun eh, kala lumiit sa akin. Sabi ko, ikaw yung ano yung father eh. Ikaw yung nutcracker. Avocado gusto mo? Download namin all of it. Ganda na. Pag napinturahan ito, mas maganda. Hindi pa kita yung detail. Abukado. Siyempre. Special. Paborito niyang abukado. Abukado, yung ano lang, nilagyan lang ng gatas. BC, nagdo-drawing. Tuno na. Ay, hindi pa. Hindi ka pa nabalita. Naka-ready na yung abukado niya para pagdating niya. Ay, rienda na. Special talaga. Ako pa yung ano. Ayan, balita pala namin nung kay, ano, kay Jermaine. Niloko kahapon niya. Niloko niya kahapon kasi tinawagan ko siya kahapon. Sabi ko, oh, dumating na yan ni Jermaine, citizenship. Approve na. Sabi ko, ano, meron kang, ano, no, mga ginagawang kalokohan hindi namin alam sa eskwelahan at sa kung saan. Sabi ko, yung immigration, in-email mami mo, kailangan mo rin mag-report. Papo, sabi niya, pauwiin ka na daw ng Pilipinas. Pauwiin ka na ng Pilipinas at wala kang ginagawang mabuti rito sa Canada. Eh, pagdating ko, sinabihan niya na ako. Niloko ko kasi wala siya eh. Pinikap niya yung ano niya kagabi. Yung drawing pad nga. Ay, tablet. Sabi ko, basahin mo yung email. Sabi ko, yan, may email. Sabi ko, uwi ka na lang. Mamili ka sa katita na kay Lola, kay Tita Nina o doon sa Kalatita Dayday sa bahay namin. Na luma. Marami siyang pwedeng talaga. Tapos ka ako, magne-negosyo na lang. Ikaw na mag-manage ng negosyo. Siyang kayo. Kami miso ba kami? Opo. Mga miso ba kami, Jermaine? Eh. Mga miso kami? Pag nasa Pilipinas ka na? Tontuwa ka yan. Lahat na may bibili, puro Shopee. Mga lagi namin dumating Shopee tsaka Lazada. Tapos papadala na lang namin. Ayan, naubos na niya yung abukado. Ang bilis. Tinapay ko, sama? May tinapay mo ako, mamaya. Hindi mo nakain. So, yan na nga, citizen na si Jermaine. Nauna siya kasi inabol ko yung application niya before siya mag-18. Para libre. Hindi malibre, may bayad, pero 100 lang. Magkano ba yung sa atin? Kasi pag sa atin, 630 ba? 650. Just imagine ko, lahat tayo, di ba? Ganun ang presyo. So yun, baka yung sa amin, by January na siguro, after ng pag nag-heal na yung sugat ko sa operation, start ko na rin i-process. Ah, magkano ka na rin? Bakit? Ayaw sa inyo? Sa inyo na, Janas? Di sana, hindi ko na kayo inantay nung pa sana ako nakapag-apply ng ano. Kahit naman ano ko eh, hindi naman nagbabago na Filipino ka, parang kahit mag-Canadian citizen ka. Kaya lang, yung pag magta-travel ka, hindi mo na gaya nung pupunta ka ng ibang lugar, hindi ka na mag-visa. Sayang din eh. Magkano rin kada apply mo ng visa, di ba? Mahal. Pag meron kang ganun, diretso na. So, ayan. Pay-pay nga muna. At inaantok na siya eh. Pag nakapag-merienda na yan, antok na yan. Mangyan? Grabe ka, pag mangyan na antok, pag nag-merienda. Yung kasabihan nila, hindi ko naman alam si yun. Si Ate Leti yun eh, di ba? Pag gano'n. Tingnan Mindoro kasi si Ate Leti. Pag nag-ano rin sila, nag-harvest ng mga palay o ng ano, maarkila sila ng mga native doon, yung mga mangyan. Kaso dapat daw huwag papakainin ng ano, ng tanghalian.
kasi magpapakain na heavy. Kasi pag busog na busog daw, ayaw na magtrabaho, tinaantok na. Eh, niloloko ko lagi nun eh. Kasi pag nakakain ka na, inaantok ka na. Naantok na. Ayun ako. So, paano guys, later na lang. Rest-rest muna. Yan, ito ang dinner namin tonight. Gumawa ako ng chicken tortilla soup, tsaka chicken quesadilla. Yung quesadilla natin may ano siya, chicken, tomato, green onion, tsaka shredded cheese. Ito naman may black bean at tsaka may corn, celery, peppers. Yan. Kain guys. Tara na dir. Kakain. Ano? Ano masabi? Masarap? Gunong-gunong ako pa na nalaw. Ano sabi niya. Uy, kaliente. Yan natin. Yan ang nakarang bibili dapat kami sa... Nakakita siya sa Costco nung... chicken tortilla soup. Sabi niya, kaya mo naman gawin eh. Ay, wala, hindi na bumili. Gawin na nga lang. Masarap naman eh. Yeah. Sakto, medyo maraming ginawa ko kasi iba yung freezer ko para pag gana. Ayun ano, ayaw mo na salsa, no? Masarap yung may salsa. Ayan. Busog, katatapos ng kumain. Sol. Hindi naman siya ganun nakakabusog na busog. Parang sakto tama, lang. Hindi kasi soup eh. Kumbaga medyo thick yung soup tapos may quesadilla. Aming araw at Wednesday, bukas, Biyernes, ano niya? Ano pa kanin? Yung pre-admission ko na. Pre-admission. Ano yung concert? Parang concert. Pre-admission. Ang pre-operation, ano? May mga lab test na gagawin. Kaya maagang-maaga, 7:30 ako doon. Eh, sabi, mga 3 hours daw yun naabutin. Depende kung ano yung mga test na hihingin sa akin. Sigurado yung mga blood yan. Eh, maaga ako, 7:30. After, nandiretso na ako sa work. Sasabay na sa'yo si Jonas sa trabaho. Sasabay ko na si Jonas kasi doon lang siya nag-work sa Foothills, sa hospital mismo. Kaya sabi niya siya na raw mag-drive, samahan daw niya ako sa mismo. Kasi nakahiwala yung ano eh, yung pinaka-building no, nung Foothills. Ang laki, kaya ang hirap na, kaya nga pinili ko umaga eh. Ang hirap mag-park doon na kasi laging puno yun. Tsaka ang laki ng hospital, pag naligaw ka, medyo mahirap maglakad ah. Eh, yes. Ngayon malamig na. Nung nakaraan nung pumunta ako emergency room nun, medyo malamig na rin nun eh. Ulan-ulan eh. Makapagsot nga ng hoodie. Eh, yun nga, samaan ako ni Jonah sa mismo building. Para kabisado niya yun eh. Tapos yun, lalapit na talaga. Kaya... Pre-admission na. Pero okay na yun. Sa ano pala yung sa mga comment nyo, yung sa ano yung sa pagbablog. Hindi naman kami bibitaw sa pagbablog kasi memory namin yun eh. Bukod sa memory namin yun, kumbaga kahit tumanda na kami, mapapalad ng mga apo-apo na namin. Kasi niya pinapalad namin yung mga luma na nagkakatawanan lang kami. Dapat mga doon yung ano eh, malit pa yung boss ni Jermaine eh. Na yung mga binata na. Tapos yung pa one thing ah, maraming ano, yung mga na-inspired sa amin. Simpleng ano. Kahit simpleng vlog, nakaka-ano sila, nakaka-flip sila ng ano, tapos nakaka-relate din sila dun sa vlog namin. Kasi ito yung ano yung talagang buhay namin eh. Kumbaga ito talaga yung, kung ano yung nakikita nyo, yun talaga yung buhay namin. Wala nung ano, wala nung mga kung ano-anong kalokohan or mga, ewan ko basta. Halo-halo kung ano-an lang. Basta sabi nyo, yung daily lang. Kung ano talaga yung buhay namin, yun. Tapos, regalo lang namin. Ano yung mga experience namin. Kung ano yung naibabahagi namin dahil siyempre, medyo may edad na rin, di ba? Matanda na rin. Ang dami na rin namin nakakasama sa mga trabaho, ang dami na rin namin na-meet ng mga tao. So, yun yung mga experience na hindi na ituturo sa school. Kumbaga, na-experience mo, natuturuan ka ng panahon. Taka ng mga tao. Nakikilala mo tao sa labuha. May mga mabait, may manluloko, mayroon sinungaling, iba-iba yan, di ba? Pero yun, yun yung totoong buhay eh. Hindi laging masaya, hindi laging malungkot, hindi laging... Baga, gulong lang talaga yung buhay. Iba-iba. Iba-iba ang mga ganap sa buhay. Basta
Kailangan handa ka lang lagi. Kailangan handa, tsaka make the best out of it. Yan, parang ganun yung gawin mong makabuluhan. Ang buhay. Ang buhay mo. Kaya hindi naman kami bibitaw. Nabanggit lang namin sa last vlog kasi parang ano. Hindi naman na, nabanggit lang namin kasi from before. Kasi sobrang busy yata tayo sa trabaho. Tayo na ako, tapos parang, hindi na kami makapag-upload. Ganyan. Tapos wala na rin masyadong. Kasi nga yung dire-diretso ang ano ko. Dire-diretso nga. Kasi hindi tayo na, hindi kami nakapag-upload nun eh. Parang naging upload kami once a week. So yung mga regular na nanonood, parang wala siguro na, nawala na dahil nga hindi na mga regular na nag-upload. Kasi bukod doon sa nagtatrabaho kami full-time, parang pick up ako noon ng order every off ko. Tulungan naman kami doon sa... So parang yung 2 days na off, nauubos din doon. Hindi, nasa apartment pa tayo noon, ano? Dito na. Dito na ba yun? Dito na lahat yun. Kasi sa apartment, doon nagsimula yung luto-luto ko, pero yung mga katrabaho lang. Dami. Tapos nung unang lipat namin dito, yun nga. Bago kami, dire-diretso na yun, non-stop. Hanggang nung after 1 year kami nag-stay, talagang halos everyday off ko. Dami. Lagi eh, no? Merong small order, merong biglang... Tapos yung mga nakakarantaon nga, meron pang mga birthday party na ng bata na inaabot na 100 katao. Hindi na kami makapamasyal or maka... Marami rin kaming medyo naipon ng time na yun. Pero oo, kaya hindi. One thing kasi nag-plan tayo mo eh. Ah, yeah. Kaya nga namin, sige, pick up lahat yan. Pick up ng order. Kasi nga, pag-uwi namin, gusto namin talaga ma-enjoy namin yung pag-uwi. Kaya nawala kami doon sa pag-vlog. So, nawala yung focus namin. Yeah, nagkaroon naman ng pagkakataon makapag-vacation. Kasama kami ni Ninya. Yan, nakilala nyo kami through Ninya. Kaya, Ninya, tsaka yung mga natutuwa kay Mami. Sobrang salamat kami nila Ninya kay Mami. Ngayon. So, yan. Simpleng story ang mabal ng mama. Mag-shoutout muna tayo. Kasi last vlog, di kami nag-shoutout. Okay. Eh. Di kami nakapag-shoutout. Pero eto, meron na naman kaming listahan. Mahaba-haba na naman listahan. Sa typewriting, si Miss Amira Merly. Yan, si Miss Charisse Solesa. Ay, wow, from Surigao yata siya or Surigao talaga apelyido. Si Celine Del Mundo. Yeah. From Winnipeg. From Winnipeg. Lourdes Castillo. Hyde Vandercliff. Ano yan, imported? Si, imported yun eh. Ito si Miss Carolina Piso ng Angeles City, Pampanga. Si Sally Velasquez. Esperanza Abada. Mansueta Joaquin. Sino pa? Si Jen Sanfilippe. Si Miss Arlene Nicole Ishigawa. Japan? Dalawa. Si Miss Mildred Calico. Prayers din pala sa anak mo. Anak niyo po kasi meron siyang upcoming na surgery din. Si Pia Saldonido. At syempre sa family. Pamangkit mo yun, di ba? Para lang kami magkakamag-anak, ano? Si Miriam Natanawan. Yan. Si Mana Teresa Andreu. Ano yun? Andreu. Parang ano yun? Parang ano yun? Parang French yun eh. Yan. Norlita Mercado. Presi Red. Jennifer Morales. Ophelia Vergara. Ano from yan? UAE. From UAE siya. Bakit ano babasa? Mukhang IJAE. UAE pala. Nats Lander. Si Rick Bing Johan. Joy Ramos. Si Miss Evelyn Gregorio. Jessica A. Si Eileen Beloso. Maraming salamat sa iyong effort ng Novena. Nobina, magano raw siya, inaano niya, tatanong niya yung day at saka oras para daw magnanobina siya the whole time. Sobrang salamat. Yung mga ganong bagay talagang pinagpapasalamat namin. Yan, si Dara Betita. Si Hazel Ann, Hazel Ann Abelina. Kylie B. Naning Parungaw. Si Hakima Salim. Si Teacher Sai, Marhel ang real name niya. Chloe Faith. Ano si pa? Si Sheng Clemente.
Tsaka si Margarita Figaro. Si Angelic L.A. Simi. S-Y-M-M-I yun ah. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Si Maria Bryce. Maria Bryce ng Australia. Australia. Si Miss Rowena de la Peña. Tsaka si Irma Ignacio. At saka, siyempre. Siyempre, si Sis Happy Heart. Happy Heart. Sis Arlene. From Ontario. Yan. Salamat, salamat sa inyong laging panonood. Salamat sa inyong walang sawang panonood sa aming walang sawang pagsuporta. Adventures dito sa Calgary. Adventure at ang aming mga ano sabi ng isa? Parang ano? Ang dati parang maalaala mo kaya eh. Ang aming mga chika-chika, yung mga life lesson. Salamat sa inyong pakikinig. Yeah. Para yes. Kami ng mga tatay at nanay na nagwa. Pero mostly kasi, tito. Marami rin kasi nanonood na mas matatanda sa amin eh. Ayun, maganda rin kasi yung mga nakakapakinig kami ng ano, ng mga nakakabasa kami ng mga comment ninyo na lalo na yung mga sarili ninyo experience. Kahit papano, di ba, na natututo rin kami at at the same time nabibigyan din namin kayo ng konting advice sa aming life lessons. Saan din, thankful dun sa mga message from YT sa IG at saka sa Facebook. As in, ang daming nagme-message mga ay sorry naman, nagalaw ko yung camera. Yun nga, sobrang dami nagme-message kaya thank you talaga. Maraming salamat sa inyo. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye!